Let the adventures in space continue for the last time. This is MDCU TV, Guardians of the Galaxy, Volume 3, Movie Review. Pete, I'm done running. My sacred mission is to create the perfect society. He didn't want to make things perfect. He just hated things the way they are. We're always searching for a family. Into the forever. That beautiful sky. Samantala, sa kasalukuyan, nakipagkasundo si Nebula kay Gamora. Sa tamang halaga na ngayon ay kasama na ng grupong Ravenger upang mapasok ang Orga Corp. Ang Nebula na galing sa past at walang alaala ng anumang samahan nila ng grupong Guardians of the Galaxy. Sa pagpasok nila sa Orga Corp, nagkaroon ng labanan at natuklasan nila na ang file ni Rocket na hinahanap nila ay wala na doon. Nalaman nila na maaaring ang alalay ng High Evolutionary na si Recorder Teal, ang isa sa mga tagapayo nito ang may hawak ng file ni Rocket. Kaya nagtungo ang grupo sa Counter-Earth. Lingid sa kanilang kaalaman, pinasusundan sila ng High Evolutionary, kina Aisha at Adam para makuha ang utak ni Rocket. Sa pagdating nila sa Counter-Earth, "Hello! We mean you no harm!" Napansin nila na ang mga nakatira dito ay hindi pala mga tao, kundi mga anthropomorphic o mga nilalang na may anyong hayop. Ang malinaw, dito nilalagay ng High Evolutionary ang mga eksperimento nito na ang nais ay gumawa ng perpektong mundo. Dito sa Counter-Earth nila natagpuan ang vase ng High Evolutionary na kung saan dito rin nila nahanap si Recorder Teal na kanilang pakay. Sina Peter Quill, Groot at Nebula ang pumunta sa ship ni High Evolutionary at nagtaka sila dahil hindi na sila nahirapan dahil ayon sa mga bantay, hinihintay na sila ng High Evolutionary. Hindi pinayagan ng mga bantay na makapasok itong si Nebula dahil sa nagtataglay ito ng braso na kayang maging armas. Kaya nagantay na lamang ito sa labas. Si Drax at si Mantis naman ay naiwan kasama si Nebula at ang binabantayan nilang si Rocket. Nagkahinala itong si Drax kaya kasama si Mantis, sumunod sila kina Peter papunta sa ship ni High Evolutionary. "I've got a bad feeling about this. Peter just told you to stay here." Kaya si Gamora na lang ang naiwan kay Rocket. Ang lahat pa lang ito ay plano talaga ni High Evolutionary. Nang makapasok na si Peter Quill at Groot sa ship ni High Evolutionary, pinapunta na nila itong si Warpig sa sasakyan naman ni na Peter para makuha ang noon ay wala pa ring malay na si Rocket. "Warpig, now." At dito na nagkaharap itong si Warpig at si Gamora. "Drop the badger." Nang mag-alangan sa laban itong si Gamora, biglang dumating itong si Adam Warlock at kinalaban itong si Warpig. Ayon dito, hindi na niya gusto ang ginagawa ng High Evolutionary kaya hinahadlangan na din niya ang mga plano nito. "What the hell? We're working for the same boss." "Yes, I need the credit shop. Save my entire civilization. So be a good creepy thing." At walang kahirap-hirap na tinanggalan niya ng ulo itong si Warpig. Habang patakas naman sakay ng ship itong si Gamora kasama ang wala pa ring malay na si Rocket, dahil sa mga oras na yon ay tila magigiba na ang Counter-Earth dahil sa pag-launch ng ship ng High Evolutionary. Nagdulot ito ng mga pagyanig at mga pagsabog.
At dito na rin nag-alala itong si Adam para sa kaligtasan ng kinikilala nitong ina na si Aisha. At di nga siya nagkamali. Gaano man kabilis ang kanyang paglipad para sa klolohan ng ina, nahuli pa rin siya dahil sumabog na ito mismo sa kanyang harapan. Samantala sa ship ng High Evolutionary, naroon pa rin si Groot at Peter habang papalipad na ito sa orbit. Nagkaroon ng malupit na labanan sa pagitan ni Groot at Peter laban sa mga tauhan ni High Evolutionary. At syempre, nakagawa ng paraan ng dalawa para makatakas dala ang kanilang pakay. Lingit naman sa kaalaman ni Nebula, Drax at Mantis, nakatakas na ang dalawa kasama si Recorder Teal. Kaya ang ginawa ng tatlo ay tumalon pasakay ng lumilipad ng ship para ma-rescue itong sina Peter na halos ikapahamak nila. Lalo na nang lumabas na ang ship sa orbit. It's hard to breathe. Buti na lang at nakagawa ng paraan si Drax para makapasok sila sa loob. Samantala, sa pagtakas ni Peter sa ship, ginamit niya ang katawan ni Recorder Teal para makaligtas at si Groot naman ay gumawa ng pakpak para mag-glide sa ere na sa huli ay nakuha din nila ang pakay para makaligtas sa kapahamakan nitong si Rocket. Dumating naman si Gamora sakay ng kanilang ship upang iligtas ang dalawa. Habang sinusubukan ng grupo ni Quill na i-access ang code, nag-critical itong si Rocket at nag-flatline. Nagkaroon ito ng near-death experience kung saan muli siyang nagpagkita kay Layla, Thief at Floor. Sinabi sa kanya ni Layla na hindi pa dumarating ang kanyang oras. But not yet. You still have a purpose here. Habang si Quill naman ay ginamit na ang code para i-disable ang kill switch nito at tuluyan na nga nilang nailigtas ang buhay ni Rocket. Nakatagpo sina Nebula, Mantis at Drax ng daang-daang nakakulong na mga batang humanoid sa ship ni High Evolutionary bago pa sila mahuli. Samantala, nung tuluyan ang bumuti ang lagay ni Rocket, nalaman nila na nasa ship pa rin ang tatlo nilang mga kagrupo. What? Wait, where are you? On the ship! On the ship? I didn't lie. Why are you on the ship? Kaya nagplano itong si Peter Quill ng rescue para sa mga ito. Nang mahuli sina Drax, Nebula at Mantis, inilagay sila sa isang silid na may napakalaking monster na Abelisk. Ngunit gaano man kalaki ang mga ito, nagawa pa rin ni Mantis na makontrol ang mga ito na siyang nakatulong para sila ay makatakas. Sa tagpong ito na rin nagkita ang grupo ni Quill na magre-rescue habang sina Mantis ay nakasakay sa tatlong halimaw na napaamo nito. Plano na sana ng mga ito na umalis na sa ship ni High Evolutionary nang ipaalam ng mga ito na may mga bata pang nakakulong sa ship na kailangan nilang iligtas. Nagulat si Peter Quill sa balitang ito. Di naman ito nagdalawang isip para iligtas sa mga bata ang bihag kahit ito ay tinutulan ni Gamora na gusto ng lisanin ang ship. Samantala sa nowhere, di ito nakaligtas sa bangis ni High Evolutionary at pinasugod ito sa mga robot. Ngunit hindi naman umubra kay Kraglin at Cosmo ang mga ito at nagawang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. At dito na nagsimula ang isang action-packed sequence na talagang napakahusay, ang final battle na may kurot sa pusong mga tagpo. At gaya ng nakagawian, ang huling bahaging ito ay iiwan ko na sa inyo upang namnamin ninyo ang bawat eksena na mas karapat dapat na makita nang maramdaman ng buo ang ganda ng scene at maramdaman nyo din ang kanilang napakahusay na pagganap.
In final scene, iniwan ni Quill ang Guardians of the Galaxy at bumalik na ito sa Earth upang muling makasama ang kanyang lolo Jason. Ang pamumuno naman ng Guardians of the Galaxy ay pinasa na niya kay Rocket dahil ito ang karapat-dapat. So that's it? The group's over? No. The galaxy still needs its guardians. And you will make a better leader than I ever was. Samantala, si Mantis ay umalis na din kasama ang mga Abilisk at nagsimula na sa kanilang paglalakbay. Samantala, si Gamora ay muling bumalik sa kanyang grupo ang Ravager at nanatili si Nebula at Drax sa Nowhere upang palakihin ang mga iniligtas na mga bata. Sa mid-credit scene, ang bagong Guardians of the Galaxy ay binubuo na ni Rocket Raccoon, Groot, Cosmo, Kraglin, Adam Warlock, Pyla, at ang alagang hayop ni Adam na si Blurb na nagsisimula na sa kanilang mga bagong adventure. Hanggang dito na lamang muna mga tropang Marvel at DC fan at mahaba-haba na rin ang ating kwentuhan. Maraming salamat sa inyong panonood. Kaya ano pang hinihintay mo, mag-subscribe na sa ating channel upang sama-sama tayong magkwentuhan at magkumustahan sa lingwahe na naunawaan natin ng malinaw. Kaya huwag mong kalimutang mag-like at i-share mo na rin at mag-comment kung may nais kang itanong at pag-usapan. Ito muli ang inyong MDCU TV na inyong makakakwentuhan sa channel na ito. Kaya hanggang sa mga susunod na mga video, maraming salamat, keep safe, and God bless!